Nagsimula siya sa showbiz noong 1950s at sa loob ng halos limang dekada ay naging bahagi siya ng pelikula at telebisyon. Noong nakarang linggo, tuluyan na siyang binawian ng buhay sa edad na 74 anyos. Magbalik tanaw tayo sa makulay na buhay ng veteranang character actress na si Lucita Soriano. Pumanaw na sa edad na 74 ang veteran character actress na si Lucita Soriano dahil sa sakit sa kidney. Noong nakaraang Huwebes, isang balita ang gumulat sa mundo ng show business. Isang bituin na naman kasi ang tuluyan ng nawala ng Ningning. Mamimiss namin siya talaga. The industry will miss her because yun na, ang laki ng contribution niya talaga sa industry natin. I've known her as a good actress. Nakilala na lang natin siya, mga parang kontrabida-kontrabida roles, pero she's a good person. Malaking kawalan kasi isang napakahusay na character actress. Mahirap maghanap ng kapalit niya. Biyernes, July 10, binisita ko ang pamilya ni Lucita sa May Quezon City, kung saan nakaburol ang labi ng namayapang aktres. Condolence po sa inyong family. Thank you. Oo. Thank you, ma'am. Kumusta na po kayo? How are you taking all this? Okay naman kami. Coping already on what happened kasi this is very unexpected situation. So. Matapos kong bumulong ng panalangin para kay Lucita, inimbitahan naman ako ni Kathy na libutin ang tahanan ng kanyang tiyahin. Kano nakatagal tong house na to? I think mga more than 15 or 20 years na. Ito po ay pinundar niya? Yes, mismo, pinundar niya sa pag-aartista? Pag-aartista niya. She saved money tapos binili niya to. Kasi dati sila, sa Baleta Drive sila nakatera. Meron ba siyang kumbaga favorite spot dito sa bahay na to? Yung talagang makikita mo, lagi siya doon tumatambay? Actually, I think this family room, ito, yeah, mahilig siya dyan nakaupo, nanood ng TV. Mm-hmm. Then, of course, yung place of prayer niya, yung church nila. Yun yung pinaka-favorite niya. Ipinakita rin sa akin ni Kathy ang ilang kagamitan ng yumaong tiyahin. Mga bagay na habang buhay nang magpapaalala sa kanilang Mommy Lucy. Ito po bali yung bedroom. Yes, ito. Yung bedroom niya. So, ito yung maletang gamit niya lagi pag bumabiyahe siya. Kasi talaga hindi siya nagstay sa isang place. Kasi as a missionary, gusto niya laging umaalis. So, dala-dala na to kahit saan siya magpunta. Whether in the Philippines or in the States. So, paiba-iba yung pinupuntahan niya. So, lagi siyang may dalang maleta. Tsaka favorite color niya ang red. So, the maleta is red, the beddings are red, the sofa is red. That's her favorite color. She really like red. Matapos balikan ng ilang mga alaala ni Lucita sa kaniyang bahay, pinag-usapan naman namin ni Kathy ang mga huling sandali ni Lucita bago siya sumakabilang buhay. Kwento niya, mayroon na raw iniindang sakit sa bato ang tiyahin nang ito ay manirahan sa Amerika. Alam niyo yung pinagmulan ng kidney disease niya? I think she inherited na sa States kasi syempre sa States, puro sila instant food. Like, yung food nila for lunch, ma-microwave na lang. So, puro ganun. So, it's very unhealthy. When she went here, meron siyang mga medication. Dagdag pa ni Kathy, nang umuwi raw si Lucita sa Pilipinas noong Enero, kapansin-pansin na rin ang pagiging makakalimutin nito. Meron siya mga episodes na maintindi ng ulo niya. Yung parang nagkakaroon siya ng mga mood swings. And then, meron din siyang time na nakakalimutan niya, parang kakasabi pa lang niya sa'yo, uulitin na naman niya si Grandma after 10 minutes. Or ikukwento niya uli yung kinukwento niya after 10 minutes. So, hindi niya alam na naikwento na niya. Sa kabila nito, pinilit naman daw ni Lucita na makapamuhay ng normal. Pero nitong nakaraang linggo, July 5, bigla raw nanakit ang kanyang tiyan. Dahilan para isugod na siya sa ospital. Nakita na dun sa result ng mga test sa kanya, lab test, that she got amebiasis. And then the creatinine are going down. Then she got pneumonia. Tapos ano na nangyari? Ayun, bigla na lang suddenly bumaba yung BP niya. Yun, hindi na kinaya ng katawan niya. At noon ngang Miyerkules, July 8, alas 8 ng gabi, pumanaw na si Lucita Soriano dahil sa cardiopulmonary arrest at iba pang komplikasyon.
Nang araw ding iyon, dumagsa ang mga taong nakikiramay sa pagpano ni Lucita. Matapang na babae. He is a very courageous woman and very persevering. Lalo na nung nakakilala siya sa Panginoon, she really loves the Lord so much. Palaging magpupuri sa samba. Siya yung pinakamasaya sa grupo namin. Siya yung magbibiro sa mga pastor. Yun siguro mamimiss namin pagka ngayong nawala na siya.